apparently lines are crossed na ngayon, no? Maaga nga. Maaga na nagkaalaman, maagang nagkabitawan, and ang magiging implikasyon nito ay parang magkakaroon na ng isang tatayo na oposisyon. Dahil nga kung mapapansin nyo yung mga previous na pronouncements ng dating Pangulong Duterte, parang walang oposisyon ngayon. At kinokontemplate niya na siya yung parang tatayo na oposisyon. Ito ba ay makakabuti sa ating one, bansa? Two, ekonomiya? Three, demokrasya? Pagkakaroon ng oposisyon naman, hindi naman necessarily masama pa sa ating bansa. Maganda rin may nakikriticize. Pero sana ho sa level tayo ng issue at hindi sa level ng personal. Mm-hmm. Yun lang naman ang gusto ko sana na maitaas ang antas ng diskusyon mula sa personal na bangayan at pamumulitika dun sa patungo sa pambansang kaunlaran, sa mga issue ng pambansa, no? Sir, as it is right now, kailangan na kailangan eh. As it is right now, masasabi ba natin na na-elevate, naitaas natin yung diskurso, yung discourse ng tungkol sa politika at hindi doon sa tumitira sa personal, kundi issue? Ganun ba? Hindi, or baliktad? Hindi yun ang nakikita ko, no? Bilang isang hindi lang political analyst pero bilang isang citizen, no? Kababayan din kagaya mo, no? Togs, na sana hindi ho ganun ang diskurso. Ang diskurso napaka personal, napaka parokyal.